Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. For today's video, samahan niyo akong gumawa ng hairstyle-inspired patchwork crochet cardigan. So, ang mga gamit ko nga palang kulay ay beige. Hindi ko alam kung light brown or beige na to. Brown, white, at black. So, pagsamahan niyo ako. Okay, tapos na. Okay, 5 inches. Pati sa ganito. Inches. So, magagawa pa ako ng siguro mga 14 na ganito. Bawat isang 14 sa bawat yarn. So, turuan ko kayo kung paano gumawa. Kuha lang kayo ng yarn. Tapos, ang gamit kong hook ay 4. Una yung gagawin, make a slip knot at chain 20. Tapos, half double crochet kayo sa ikatatlong chain. Dito. Diba? 1, 2, 3. Skip nyo yung 2 chain, yung dalawang chain, at dun kayo sa tatlo. Ganito mag half double crochet. Ganito nyo muna. Wait. Skip nyo yung 2 chain, tapos pangatlo kayo magsisimula. Yarn over, pasok mo sa third loop, pull through, tapos may tatlo ka na, yarn over ulit at ipasok mo sa tatlo. Ulitin mo lang hanggang sa pinakadulong chain. Pag nasa last chain na kayo, balikan ko kayo. Para sa row 2, chain 1, turn, at mag half double crochet kayo dun sa kasunod na chain. Yarn over, pull through, yarn over, dun sa tatlo, ulit-ulit lang hanggang sa dulo ulit. Ganun lang. Kayo nang bahala kung gano'ng kadami yung gagawin nyo. Dagdagan lang siya kung gusto niyo malaki at kung gusto niyo maliit, bawasan niyo. Dito na sa kabilang dulo, sa mga beginner, lagyan niyo siya ng stitch mark kasi medyo nakakalito siya. Yun lang ulit. Yarn over, chain 1, tapos turn. Kung kayo mag-simula ng ganito, ng crochet, ang mas recommended ko sa inyo ay bumili muna kayo ng isang set. May kasama na siyang ganito hook, mga ganito, stitch marker. Well, pag tinatamad ka na magtahi, pwede mo siyang ilagay dito. Diyan. So, ganyan. Silak, di ba? Pinilalak mo na. Pinilalak mo na. Tapos, yun. Hindi siya matatagkal kahit anong hila mo. Tapos,
may kasama na rin siya mga ganito. Kung bibili kayo ng isang set, tapos may ganito. Ito yung pag tapos ka na, para matago mo yung ibang excess ng yarn, ito yung ginagalit. Yan. Yan ang recommend ko sa inyo. Kung magasimula kayo, tapos pag galibatan nyo na, bumili na kayo ng mga gantong yarn. Yung marami naman mga yarn ay. Pero ganito yung sinasabi ko sa inyo. Meron na siyang apat na yarn, tapos kasama yung hook, tapos stitch marker, tapos yung needle. Marami naman nun sa ano, sa Lazada at sa Shop. Ano nyo na lang. Search nyo na lang. Ito yung pinakauna kong ginawa. Tapos, yun, nagsunod-sunod na siya. Bumili na ako ng mga yarn. Tapos, nakita ko kasi na maraming bumibili din. Yun. Kung gusto nyo pang makita yung mga gawa ko, i-search nyo lang ito sa FB. Crochet Bill. Tapos, ito, yun sa IG ko. Dun din. Nagpo-post din ako dun ng mga gawa ko. Hindi naman siya mahirap gawin yung mga pag-crochet. Maselan lang talaga. Kasi, halimbawa, pag nagkamali ka, babaguhin mo talaga. Malapit na. Kaya ako nagsimula gumawa ng mga ganitong crochet kasi ang hirap kasi bumili ng mga ibang ano na hindi sukat sa'yo. Kaya yun. Tinay ko lang. Tapos nagustuhan ko. Yun. So yun, nakadalawa na ako. Tapos ko na siya. Tapos gunting na. Meron akong dalawa. Kailangan ko pa na 12. Hindi ko sure kung ilan pa yung kailangan. Pero lahat kasi meron si Pet. Saka sa lalagyan pa dito. Sa sleeve. Tapos sa likod. Kaya madami pa. Ganun lang. Paulit-ulit lang yung gagawin. Which is yun ka ng 20. Tapos half double crochet. Tapos yun. Pwede ulit lang. Kung di nyo naman nagets yung pagtuturo ko ng half double crochet, marami naman tutorial sa YouTube. Kung paano mag half double crochet. Tapos yun, kaya nyo lang. Doon din naman ako natuto sa YouTube. Wala nagturo sa akin. Hindi na siya kasha. Yung ibang yarn ko ay nasa kabilang bahay pa. Kaya lalagyan ko muna siya ng stitch marker. Saan na? Ito. Lagyan ko muna siya nito. Para hindi siya matastas. Ayun. Nakaka-ano na ako. Sa isang yarn na ganito, makakagawa ka ng 5. 5. Saka ganitong konti. Ito kalahati. 1 point. Ganito. Nagawin ko naman ang kulay ay brown. Ganun pa din. Ganun pa rin ang gagawin. Chain 20, tapos half double crochet sa bawat chain. So, yeah.
Hi guys, day 3 ko na ngayon, pero hindi ako nakapag-vid kahapon kasi, ano lang, patamad ako. Ngayon ay nakaka-ano na ako, 23. Pero kailangan ko pa ng 22. So, hi guys, day 5 ko na ngayon at tapos ko nang gawin yung mga patchwork. 45 lahat to. So, tatahiin ko sila isa-isa. Bye. Tahiin nyo lang yung gilid nila para magkadikit. Tapos tuloy-tuloy lang hanggang sa last chain. Ulit-ulit lang ang pagtatahi hanggang maubos niyo yung mga patchwork niyo. Natahi ko na siya. Dito. Yung kabilang side naman.
Hi guys, day 7 ko na ngayon. Natapos ko na yung mga patchwork na gagawin ko. Actually, kahapon ko pa siya tapos ng gabi. Pero, ngayon lang ako nakapag-video. Kasi gabi na nga. Ito. Ito yung pang back niya. Ito yung pang sa front. Saka, ito yung pang sleeve. Paganda. Ganun niya. Saka ito yung pang front at sleeve. So, kapag dikit-dikitin ko na sila. Ito yung pang back. Ito yung pang back niya. Pabalik na rin ko siya. Ganun. Tapos, kuhain niyo yung sa pang front. Ganyan. Tapos tatahiin niyo siya dito. Yan. Paganto. Saka yung isa pang pamperant niya. Pagal. Yan. Tatahin ko yan dito. Tapos dito. Balikan ko kayo. Tahiin niyo siya hanggang dun sa kabilang side. Pag natahin niya, balikan ko kayo. Kunin nyo na yung pang sleeve nyo, tapos itupin nyo siya sa gitna at lagay yung stitch marker. Pagkatapos nyo ilagay yung stitch marker, ikabit nyo siya dun sa gitna. Katapos nyong ipasok yung stitch marker doon sa gitna, tahiin nyo siya taas hanggang sa baba. Balikan ko kayo pag tapos na. Hayaan nyo na yung mga excess na yarn at pagkatapos ay tatago natin yan. Tapos ko na rin siyang tahiin. Tapos, ganda na siya. So, ganyan na siya. Tapos, tatahiin niyo to. Yan. Dapat sa loob. Para sa loob yung parang ganito niya. Parang hindi kita yung pagkakatahi. Yan, saka ito. Tatahiin nyo din. Wait lang. Ibaliktad nyo ulit siya para hindi kayo mahirapan sa pagtatahin. Dapat ito muna yung unahin nyo. Ito yung pagtataya kayo dito. Yan, dito. Saka dito. Tatahiin nyo yan. Sa kabilang side din. Wait. Una ko munang tatahiin itong nasa baba niya. Ito yung sleeve. Tapos ito. Ito sa baba. Medyo mahirap ko siya. Tapos ko na siyang tahiin itong part dito. Kabilang side, balikan ko ulit kayo. Tapos ko siya ngayon, pero tatago ko muna yung mga excess na yan.
So, yun. Tapos ko na siya gawin. Ito siya. Yan. Wait. Sukat ko. Halos sinabot ako dito ng paggawa ng mga 2 weeks gawa ng medyo matagal yung paggawa ng mga square-square gawa ng isa-isa. Tapos madami. Halos lahat pala ng nagawa kong patchwork ay 51. Ginamit ko na yan ay yung milk cotton, yung 100 grams. Tapos, 65 pesos siya sa Lazada at saka sa Shopee. Tingnan nyo na lang dun. Marami namang nagabenta ng ganitong mga yarn. At, yun. Makapal siya. Yan. Ganito yung sa milk cotton. Makapal. Na malambot. Ganun. Yan. Ganyan yung tsura niya. At, yung ano nga pala, nagdagdag ako ng sa pattern nitong sa sleeve. Ito ay 3, 4, 5. Yan. At kaya to ganito ka pop gawa ng, yun nga, 5 to, tas 4. Hindi ko siya ma-explain yung ginawa ko dito. Basta ang ano, inano ko siya ng doon sa part na marami, niligtaan ko lang, ganun. Kaya medyo pop-pop siya dito. Ayun, salamat po pala sa panonood at huwag nyo kakalimutan ng mag-like, share, and subscribe sa aking YouTube channel at pakilike din po ng aking page ko. Dito po ako nag-post ng mga crochet project ko. Tapos ito yung IG ko. Dito din ako nagpo-post yung crochet bill. Salamat sa panonood! Bye!